Saka ang sarap sa feeling. Tapos, ganito, di ba? Hello everyone! So, welcome back to my channel. This is Magandang Pango. So, for this video guys, gusto ko lang i-review ang product na ito. Ang parang miracle. Parang miracle product siya. Miracle! So, anyway guys, gusto ko siyang i-try kasi mga ano ko na ito ginagamit, almost 3 weeks. Nung 2 weeks siya, tuloy-tuloy every night. Pero nung ikatatlong linggo na, ina-alternate ko sila nung aking, what do you call this? This one, oh. Moisturizer na binili ko siya sa Yves Rocher. Yun, so ina-alternate ko siya. So, eto guys, matagal ko na siyang gustong itry. Kaya lang, nagkakataon at yung punta ko sa Watson's, wala. Tapos, last month, tinaiming niya birthday ko. Mayroon ito, ati isang piraso last month. So, talagang parang binigay talaga siya ni Lord sa akin. So, anyway guys, ayun. As you can see, nakaligo na tayo. Kasi matutulog na tayo. So, maglalagay tayo nitong Jeju Aloe Eyes. Alam nyo guys, itong naging favorite ko siya. Actually, may advantage and disadvantage. Advantage and disadvantage. Kasi, mula nung ginamit ko to, itong mukha ko, ito talagang feeling ko, kasi dati, ano tong grabe, ang lalaki ng pores ko dyan, talaga, parang kinuklose niya after mong gamitin ito, di ba, ino-overnight ito, parang nakuklose yung pores ko. And then, dati, sobrang oily ako, as in talaga, pwede ka magprito na sa ano ko sa grabe ng oil. Yung konting kunyari nagpowder ka ngayon, after mga ilang minuto yung ilong mo, lalo na dito sa ilong, parang yung kintab-kintab na naman siya sa mantika, ano. So mula nung ginamit ko itong ano, eto pex man talaga. Mula nung ginamit ko ito si Jeju Aloe Eyes, alam nyo guys, hindi na ako naging oil. As in, hindi siya totally nawala. Pero ang laki ng nalesin ng oily sa mukha, ng oil sa mukha ko. Ang laki ng nalesin niya. Talagang, kaya para sa, tuwang-tuwa ako sa product na to. Although, may this, yun yung advantage dun sa akin, no? Yung oil ko, na matagal ko ng problema. Nawala siya, nabawasan siya. Ang disadvantage naman ito guys, nakita nyo to, nung binili ko to, ang product na to, nandito na to, kasi nung time na yon may red tide ako, hanggang ngayon nandyan pa rin siya. So feeling ko, dahil dito sa, feeling ko lang naman ha, dahil dito sa Jeju Aloe Eyes na to, kaya hindi siya natatanggal, kasi dati naman, kasi 'di ba sa babae usually ano, pagka parang normal lang na pagka nireregla, na pagka nireregla, ay nagkakaroon tayo ng pimple. So, usually yung akin, after na regla ko, nawawala ito. Pero mula nung ginamit ko to si Jeju Aloe Eyes, hindi na siya nawala dito. Ito, hindi. Hindi na siya nawala dito. So, yun ang disadvantage sa akin nitong Jeju Aloe Eyes. So, actually, pero gusto ko pa rin siyang gamitin kasi talagang matagal ko ng problema na oil. Nabawasan talaga. So, ayan siya guys. Overnight lang natin dyan. Tapos, ang sabi ni Aunt Lutz, nakakapagpakapal din daw ito ng eyebrows. Kaya, nilalagyan ko rin yan. So, nag-a-apply ako ng samdamakmak dyan. Diba, oh. Ngayon kasi ina-alternate, so kagabi yung ginamit ko yung moisturizer ko na binili ko sa Yves Rocher, yun ba yung mag-pronounce nun? Bobs talaga ako. So tapos ngayon ito na naman siya. So ayun, ang ganda niya, 'di ba? Pagka ano, parang nalilinis yung once na in-apply mo siya, parang nalilinis niya yung ano mo, nalilinis niya yung face lock mo. Actually guys, hindi ito pampaputi, no? Hindi ito pampaputi. Pero, pinapakinis niya naman talaga yung balat. As in, ako napatunayan ko na dito, lalo yung mukha ko, lalo na yung dito, yung cheeks ko, talagang masasabi kong kuminis siya. Kuminis siya for 3 weeks na ginagamit ko to.
talagang wow, as in wow, wala akong masabi, as in wow. Yun nga lang, eto lang problema ka. Pero okay lang yun kasi siya lang naman, mawawala din ang katagalan. Nilalagyan ko naman siya ng ano, pinapahirang ko siya ng vitamin E na binili ko kay Frenny. So, i-review ko din one of these days yung vitamin E na times 10 na from Thailand na binili ko kay Frenny, kay Jojo Wonder Krum Krum. So, guys, kung gusto nyong mag-order, ilalagay ko yung channel link ni Jojo sa description. So, ayun. Pagka gusto nyong mag-order sa kanilang vitamin E. So, ayun, guys. Oh, tapos, syempre, ilalagay natin liig-liig dyan. Ang liig. Talagang, hindi ko na siya nabibitawan. Sana lang, pag naubos ko to, may mabili pa ako ulit. Kasi mabilis maubos to eh, lalo sa Watson. Sa, ewan ko kung sa Mercury, wala yata nito eh. So, sa Watson ko ito nabili. So, ayan. O, di ba guys, nakita nyo? Parang, pagka in-apply mo siya sa face mo, parang feeling ko ang linis-linis ng mukha ko. Ayan, o. Feeling ko ang linis-linis, ang kinis, alam mo yun. Yan, o. Tapos pagka nagising ka sa morning, di ba, nandun lang siya. Pag nagising ka sa morning, tapos pag naghihilamos ka, iba talaga yung feeling. Iba yung feeling ng balat ko sa mukha. Basta iba. Para siyang, parang fresh, parang ang lambot na, oh, grabe. So, para sa akin, thankful ako dito kay Jeju Eyes. Kay Jeju Aldo Eyes. Kasi talagang na-lessen niya ang aking oily-oily there. Ang oily-oily here. So, dati kasi grabe. Talagang pwede ka nang magprito ng isang kilong galunggong dito sa mukha ko tuwing mag-oil ito. Yun talaga ang problema ko. Although yung sabi nila, yung oily daw yung face yun yung normal. Pero, wag naman siguro yung sa parang akin na sobra-sobra, ba? Diba? So, yung retouch ka na retouch. Kasi ang init-init. So, ayun guys. So, sobrang buti nga ano, buti na uso itong si Jeju. Buti na ano to nila na discover. Talagang thankful ako sa kanya. Yun nga lang. So, yun nga ang sinasabi ko sa inyo, guys. Ang Jeju Aloe Eyes, sa akin ha, hindi to para sa lahat. Sa akin lang, ang Jeju Aloe Eyes ay may disadvantage at saka advantage sa akin. So, yung advantage sa akin, yung pores ko, lumiit ang mga pores ko dito sa pangho kong ilong. And yung oily ko dyan na lesson niya. And yung disadvantage naman niya, ayun nga, feeling ko, para ako natitigyawat sa kanya. Kasi minsan, hindi lang ito, minsan mayroon din dyan, mayroon doon. So anyway guys, sa akin na naman yan, ha? Ina-apply ko na, hindi yan ina-apply sa lahat, sa sarili ko lang. So, hindi ko alam sa iba, kasi may iba naman na parang si Aunt Lutz talagang, kung ano, swak na swak sa kanya yung Jeju Aloe Eyes. Kasi lahat tayo, iba-iba tayo ng ano ng balat. Depende yan sa balat. Ayun, so, ayun lang guys. Gusto ko lang isabihin sa inyo yung advantage at saka disadvantage sa akin ni Aloe, Jeju Aloe Bathing Gel Lotion. Tapos hanggang dito, yan. There you go. So, pwede na yan. Dinadamihan ko talaga kasi the more na mas marami, the more na mas nag-aano sa balat, ina-absorb ng balat. Tsaka ang sarap sa feeling. Tapos ganito, 'di ba? Ina-apply mo siya sa face mo, tapos minsan ginagawa ko pagka-apply ko, haharap ako sa aircon. Oh, ang sarap talaga. Wow. Pagkatapos ko, oh, grabe. Maya-maya, after nito, ihaharap ko 'to sa ano ng aircon. Sarap. So, sarap pa na yung tinikman ko. Joke lang. So, ayun lang, guys. So, ayun lang, guys. Kinuwento ko lang sa inyo, ang effect nitong si Jeju Aloe Eyes sa akin. So, ayan siya, guys. Actually, marami pa yan siya. Ayan. Ano ba? Ayan. There you go. Diba? Oh. Paano ba? Ayan. So, ito ay binili ko siya ng 245 yata.
Oo, 245, 300 ml. So, I think iisa lang naman yung size nito. So, ayun guys, sa mga gustong bumili dyan, punta na kayo sa Watson para matry nyo din sa mga hindi pa nakakapag-try. So, ayun lang guys. Thank you so much guys for watching. Sana may nakuha kayo, may nakapulutan kayong aral dito. Kapulutang aral. May nalaman na naman kayo sa akin about Jeju Aloe. So, thank you so much guys for watching. So, please like and subscribe to my channel sa mga hindi pa nakakapag-subscribe. And please don't forget to press the notifications bell so you will get notified if I have a new upload. So, thank you so much guys. This is Magandang Pango. Good night. Bye!